Kumusta mga Lodi Bells? Ang mga kabanatang ito ay rated SPG. Kaya sa mga magugulang dyan, bantayan ang mga sarili, haha. Kabanata 43. Black Emperor Card. Pilsino ka para magyabang? Marunong ka bang magbasketball? Tanong ni Melissa. Oo, marunong siya. Ngunit bago magsalita si Bill, may nagsalita na hindi inaasahan ng lahat. Napatingin ang lahat sa isang babae. Ang babaeng ito ay si Jenny Hawkins, ang dating kasintahan ni Bill. Agad na inawat ni Marcus si Jenny. Kahit si Marcus alam na magaling magbasketball si Bill, ngunit hindi siya nagsisalita para pagtanggol si Bill. Kaya nagulat siya nang nagsalita si Jenny para kay Bill. Maging si Dina at Celestina ay nagulat nang nagsalita si Jenny para kay Bill. Paano mo nasabi? Tanog ni Melissa. Hindi lang marunong si Bill, siya din ang ace player ng aming paaralan noon, nag-champion ang Greenwall High School noon dahil kay Bill. Naging MVP din siya ng magkakasunod na 4 na taon noong kami ay high school. Paliwanag ni Jenny. Lahat ng sinabi ni Jenny ay totoo. Si Bill noon ay kinukuha ng Blue Wall University at ng Red District University para pumasok sa kanilang paaralan at maging varsity. Nais ni Bill noon na pumunta sa Red District University dahil sa magandang offer sa kanya ng paaralan. Ngunit nang makapasok si Jenny sa Richwell University, pinili ni Bill na mag-take ng entrance exam sa Richwell University para samahan si Jenny sa pag-aaral. Agad na nagtinginan ang lahat kay Bill na may pagkabiglang expression. Haha! Tawa ni Julius. Noon siguro. Ngunit ngayon baka mapilayan lang yung pambato ninyo. Ika ni Julius. Tila nagalit ang lahat sa sinabi ni Julius at agad silang nabuhayan ng dugo at nais umasa kay Bill na lampasuhin si Julius. Maging si Sayana ay parang nainis sa sinasabi ni Julius. Kaya siya ay nagsalita ng hindi inaasahan. Kung sigurado kang mananalo kay Bill, handa akong ipasa ka sa aking klase ng isang buong taon kahit pa hindi ka pumasok. Ngunit kung matatalo ka, papayag ka sa kondisyon ni Bill at isasali ninyo siya sa basketball club. Ika ni Sayana. Agad na sumingit si Bill. Miss Mendez, hindi ako interesado sa kupunan ng mga talunan. Kung sasali ako sa basketball team, pipiliin ko ang kampi ko. Ayon kay Bill. Magaling kung ganon. Naririnig mo naman ang sinabi na kondisyon ni Bill, pag natalo ka kay Bill, ang basketball club ay ililipat sa pangalan ni Bill, ano, papayag ka ba? Tanong ni Sayana. Tila natigilan si Julius sa sinabi ni Sayana sa kamadaling sinabi. Pag-uusapan ko sa aking coach at Captain Ball. Ika ni Julius. Haha, natatakot ka na, Julius. Ika ng iba at asar kay Julius. Sumigaw si Melissa sa kamalakas na sinabi. Okay, sige, pumapayag kami. Ako na ang kakausap sa basketball team. Ngunit kung matatalo si Bill, siya ang tatakbo sa buong paaralan ng hubot-hubad at may nakasabit na karatula na may nakalagay na ako'y basura. At magbibigay ang bawat isa sa inyo ng contribution na nagkakahalaga ng $20,000. Tila ang lahat ay nagalit sa rules na ito sapagkat ang $20,000 ay kaya na silang pag-aralin ng buong taon. Call! Sigaw ni Celestina. Okay! Ika ni Melissa at nagpatuloy. At saka sinabi ni Bill na ang buong basketball team ang isama, kaya pagtapos ng one-on-one na labanan may 2 pang laban. Sunod ang shooting, pangatlo ang 5 vs 5. Pag natalo si Bill ni isa sa laro, talo na kayo, ano, papayag ba kayo? Tanong ni Melissa. Tila mas lalong nainis ang lahat sa sinabi ni Melissa. Kung sa one-on-one ay manalo si Bill, pagdating sa shooting ay mahihirapan siya. May player sa kanilang university na kung tawagin ay Golden Hand. Sikat na sikat ito sa university dahil sa kanyang galing sa 3-point. At kung manalo si Bill sa 2 nauna, ang pangatlo ay hindi talaga sigurado dahil paniguradong mapapagod si Bill, kaya wala talagang panalo si Bill sa labanan na ito. Isip ng lahat. Bakit 5 versus 5? Pwede namang 5 versus 1. Ika ni Bill. Agad na natigilan ang lahat sa sinabi ni Bill. Bill. Umayos ka, nasisiraan ka na ba ng bait? Oo Bill, paano ka lalaban sa 5? Tama Bill, huwag kang hibang. Humiti si Bill sa kamalamig na sinabi. Sa kanila na kayo pumuste, hindi ko kayo kailangan. Tila lahat ay nagalit naman kay Bill. Kaya lahat sila ay tumayo at nagreklamo kay Sayana. Miss Mendez, pigilan mo ang laban. Ika ng lahat. Wala na. Na-post ko na. Biglang nagsalita si Willie Moore sa kapinakita ang kanyang phone at sunod-sunod na tumunog ang kani-kanilang phone. Nakatanggap sila ng notification galing sa newspaper club.
At ang nakalagay ay ang laban ng taunan sa mga Dragon ng basketball team. Agad na tumingin kay Willie ang lahat saka ito sinigawan. Willie, sira ulo ka ba? Pag natalo si Bill, magbabayad tayo ng 20,000 ng contribution. Ika ng ibang kamag-aral. Ako. May pambayad ako, ewan ko lang sa inyo. Nakita ni Dina at Celestina si Willie at ang kanilang mukha ay labis na inis. May atraso pa si Willie kay Celestina at Dina. Muntik na nilang makalimutan ito dahil sa dami ng nangyari. Kaya sisiguruhin nilang tuturuan ng leksyon si Willie pagtapos ng usapin na ito. Agad na tumawa si Melissa. So official na ang laban. Nakalagay na din ang mga consequences para sa mga matatalo, kaya maghanda na kayo. Pagbanggit nito, nagbigay ng thumbs up si Melissa kay Willie at agad na ngumiti si Willie at nagtaas din ng thumbs up para kay Melissa. Umalis si Melissa at Julius papunta sa basketball club at ipagbigay alam ang kanyang desisyon. Si Bill ay nakaupo pero na parang walang nangyari. At dahil katabi ni Bill si Celestina, hindi makalapit ang kanilang kamag-aral kay Bill. Kaya palihim silang nagagambala. Tumayo si Jenny para lumapit kay Bill. At nagsalita, "Bill, masyado kang mayabang, kahit magaling ka noon sa basketball, ang 5 laban sa isa ay hindi mo kakayanin." Ika ni Jenny. Tumingin ang lahat kay Jenny saka nagsimula na ring lumapit kay Bill para pag-alitan si Bill. Ngunit tinaas ni Bill ang kanyang paa at pinatong sa silya saka sumagot ng walang emosyon kay Jenny. "Kailan ko hiningi ang payo mo? Kahit matalo ako, wala akong paki, at wala kang pakialam," ika ni Bill. "Bill, sira ulo ka, masyado ka nang mayabang, huwag kang magyabang o magpasikat kay Dina o kay Celestina. Isa ka paring basura para sa akin." Ika ni Jenny. "Haha, mas okay na ang basura kesa sa basurahan," sagot ni Bill. Tila nagagalit na ang dalawang asawa ni Bill at gusto nang lasunin si Jenny. Kaya mabilis na tumayo si Bill. "Pag nanalo ako, papayag ka ba na door ang kita sa mukha?" tanong ni Bill. Tumayo si Marcus sa kagalit na sinabi, "Bill, itigil mo ang kayabangan mo, huwag mong pagtripan si Jenny, ako harapin mo." Ika ni Marcus. Tumawa si Bill saka nagsalita, "Haha, my old friend, anong laban naman ang gusto mo?" Bigkas ni Bill. Tila walang maisip si Marcus na paglalabanan kaya siya natahimik agad. Pak! Boom boom! Ngunit bago pa man humaba ang pagtatalo, agad na may isang ingay ang narinig. "Mukhang nakakalimutan ninyong andito pa ako," ika ni Sayana habang nakakross ang kanyang kamay sa kanyang dibdib. Agad na natigil ang lahat saka bumalik sa kanilang silya. "Bill Klo, sumunod ka sa akin ngayon din. At kayong lahat mag-antay dito. Walang lalabas sa classroom," galit na sigaw ni Sayana. "Yes, ma'am." Agad na tumayo si Bill saka naglakad sa likod ni Sayana. Habang naglalakad sila ni Sayana, lahat ay nakatingin kay Bill na may pang-aalipos na natingin. "Bill, pupunta ako mamaya para panoorin kung paano ka ilampaso ni Julius, haha. Basura ka na, tanga ka pa. Tatakbo ka sa buong campus ng nakahubad bukas, siguradong magbi-viral ka, haha." Bawat makasalubong ni Bill na estudyante ay nagbibigay ng pangit na komento sa kanya. Si Bill na naglalakad sa likod ni Sayana ay walang paki sa sinasabi ng iba. Siya ay nakafocus sa malalaki at matatambok na puwet ni Sayana. Matagal ng crush ni Bill si Sayana. Talagang humahanga si Bill sa kagandahan at ugali ni Sayana. Kaya kung may pagkakataon, agad na pinagnanasaan ni Bill si Sayana katulad ngayon. Ngunit inalis niya agad ang kanyang tingin pagkat naisip niyang bubugbugan siya ng kanyang mga asawa pag nahuli siya ng mga ito. Pagdating sa office ni Sayana, agad na pinaupo ni Sayana si Bill. "Bill, mukhang malaki ang pinagbago mo simula nang umuwi ka sa inyo. Dati ni hindi ka makabasag pinggan, ngayon labis kang naging marahas magsalita, may problema ka ba?" tanong ni Sayana sa mahinhin na tono. "Wala po, ma'am. Napuno lang siguro ako sa lahat. Matagal ko nang tinitiis na ako'y kutsain at apihin, ngunit ngayon natauhan ako, kung hindi ako lalaban, hindi sila titigil." Paliwanag ni Bill. Alam ni Melissa ang lahat kaya labis siyang naawa kay Bill noon. Palihim niyang ginawa ng pabor si Bill. Katulad ng ginawa niya ng dahilan si Bill sa tuwing mail late ito sa klase. At maging absent si Bill, agad niyang sinasalo ang dahilan at gumagawa siya ng kwento para kay Bill pag ito ay lumiliban. "Naiintindihan kita, Bill, kaya kung may problema ka, pwedeng-pwede ka lumapit sa akin. Kung di si Dido kang lumaban sa basketball team, huwag kang mag-alala, kung matalo ka pahihiraman kita ng pera.
Ayon kay Sayana, tila na antig ang puso ni Bill, hindi niya akalain na ganito kabait ang kanyang guro na kinakatakutan ng lahat ng estudyante. Kung isa lang ito sa asawa ni Bill, agad na niya itong sinugod. "Ma'am, huwag kang mag-alala dahil hindi ako matatalo. Hinding-hindi ko papayagan na mapahiya ka." Ika ni Bill, "Kayan ka na naman. O sige na at bumalik ka na sa iyong classroom, huwag kang mag-alala, mag-cheer ako para sa'yo mamaya, okay? O sige na at mag-ingat ka." Bigkas ni Sayana. Tumayo si Bill sa kayumuko kay Sayana sa kamasayang sinabi. "Ma'am, aasahan ko yan, oh. Aasahan kita." Ika ni Bill sa kamasayang naglakad palabas ng office ni Sayana. Humiti si Sayana pagtapos ay bumaantong hininga. Sa kabilang panig, si Melissa ay agad na nagtungo sa basketball club at agad ding kinausap ang coach at Captain Ball. "Coach, pasensya na kung gumawa ako ng disisayon," ika ni Melissa. "Walang problema, Melissa, sino ba ang batang iyon?" Ayon sa coach, ang lalaking iyon ay si Bill, Bill Klo. Sumagot ang lalaki na may bola sa kanyang daliri na umiikot. Ito ang manlalaro na tinatawag na Golden Hand. "Asbel." Bigkas ni Julius. "Asbel, kilala mo si Bill?" tanong ni Melissa. Tumanggo si Asbel saka tumingin sa isa pang manlalaro na may malaking katawan at ang kanyang tangkad ay umabot na sa 172 cm o 6'3". Ang pangalan ng manlalarong ito ay Jason Helm, siya ang team captain ng basketball team. "Maging ikaw, Captain Helm, kilala mo si Bill?" tanong ni Julius. "Hindi lang kilala, kilalang kilala." Lumabas ang isa pang manlalaro saka nagsalita. "Jerry." Bigkas ni Melissa. "Si Asbel Palma. Si Jason Helm at ang kapatid nitong si Jerry Helm. Silang tatlo ang monster trio ng basketball team ng Richwell University. Si Jason ang sentro, si Asbel ang shooting guard at si Jerry ang point guard. Kilala din sila ng ibang pang basketball team bilang magagaling na player. Ngunit ang team talaga ng Richwell University ay kulang sa mga player kaya hindi manalo ang kanilang paaralan. Anim lang sila sa team at kulang na kulang talaga sila pagdating sa laban. "Oo, kilala namin si Bill," sagot ni Jerry. "Haha. Kung hindi dahil sa kanya, ilang beses na sana namin nakuha ang kampiyonato sa junior high at senior high noon." Kwento ni Jason. "Magaling ba talaga ang Bill na iyon?" tanong ni Julius. "May mag-MVP ba ng 4 beses na sunod-sunod kung hindi siya magaling?" sagot ni Jerry. Si Julius ay agad na pinagpawisan ng malamig sa kanyang kinatatayuan. "Kung gayon, sino ang mananalo kung maglalaban si Julius at Bill?" tanong ni Melissa. "Tuod ka lang sa harap ni Bill, Julius. Kung gusto mong manalo, magdala ka ng martilyo at ipako si Bill." Bigkas ni Asbel. Agad na napaupo si Melissa at agad muling nagtanong. "Sa inyo, Asbel, sino ang mananalo?" tanong muli ni Melissa. "Ako, syempre." Confident na sagot ni Asbel. "Sa shooting. Pero kung sa ibang talent sa basketball, mas mataas ang kanyang level." Dagdag ni Asbel. "Okay na yun, mahalaga, alam kong mas magaling ka." Ika ni Melissa. "Kung magaling talaga ang Bill na iyon, bakit hindi ninyo siya niyaya?" tanong ng coach. "Hindi ko din alam. Balita ko sumali siya sa charity club." Ika ni Jason. "Sayang ang talent niya." Bigkas ni Jerry. "Ano ba, huwag ninyong purihin ang kalaban ninyo." Ika ni Melissa na may galit na tono. "Melissa, kung sa tingin mo lahat ng magkakalaban ay kalaban na habang buhay nagkakamali ka. Minsan ang kalaban mo pa ang magtuturo sa'yo kung paano ka manalo. Kaya mag-ingat ka sa pinagsasabi mo, ikaw ang naglagay sa amin sa sitwasyon na ito." Ika ni Asbel. Sorry. Pero hahayaan ba ninyong matalo kayo ng isa lang?" tanong ni Melissa. "Melissa, pag nangyari iyon, sisiguruhin kong susundin si Bill sa kanyang mga utos." Bigkas ni Jason. Tama, ang 5 laban sa isa ay impossible, haha. "Ngunit kung matalo tayo, hindi masama na si Bill ang makakasama natin na lalaban sa sport festival, paniguradong may pag-asa na tayong manalo o mag-campion." Ika ni Asbel. "Ngunit paano si Julius, hahayaan ba ninyo siyang tumakbo ng hubot-hubad?" tanong ni Melissa. "Melissa, sabi ko nga, impossible na matalo kami ng isa lang. Kahit gaano man kagaling si Bill, hindi siya mananalo sa 5. Ika ni Jerry. "Hayes. O sige, maghanda kayo para sa laban mamayang 6:00. Ika ni Melissa. Tumanggo ang lahat saka lumabas si Melissa kasama si Julius. "Melissa, anong gagawin ko?" tanong ni Julius. "Lumaban ka lang. Tapos bigyan si Bill ng isang hard foul at siguraduhin mong mapilayan siya." Ika ni Melissa. "Sige.
Pagsang-ayon ni Julius. Lumipas ang 3 oras. Tanghalian na si Dina at Celestina ay nagtungo sa pinagkainan noon. Kasama si Bill na ngayon ay inaantok dahil boring na siya. Nagbukas sila ng isang kwarto at nang malaman ni Manager Choi na andoon si Dina na nagmamayari ng red pocket card, agad niyang tinawagan ang kanyang boss para magbigay bati kay Dina at Celestina. Pagpasok ng 3, agad na tinignan ni Bill ang menu saka nagsimulang mag-order. 5 serve ng adobong payong maanghang. 5 kanin, 2 serve ng lechon belly at 2 pansit. Ika ni Bill sa waiter saka inaabot ang menu kay Celestina. Nagulat ang waiter sa dami ng order ni Bill. Tingin niya dito ay sinasamantala ang kabutihan ni Dina. Siya din ang waiter noon kaya kilala niya si Dina at Celestina. Nag-order lang si Celestina ng pasta at bread habang si Dina ay slice ng cake at ice cream lamang. Kaya ang papayat ninyo ang kunti ninyo kumain. Ika ni Bill. Bill, mas gusto mo ba ang may laman kagaya ni Candy? Tanong ni Celestina. Hindi ako tumingin sa laman o payat. Nag-aalala lang ako na pagdating ng taggutom kayong mga payat ay maunang kainin ng lupa, habang ang mga may laman ay nagda-diet pa lang, haha. Biro ni Bill. Huwag kang mag-alala pagdating ng taggutom, kakainin kita, ika ni Dina. Agad na natigilan si Bill sa sinabi ni Dina at hindi na nagsalita. Dumating ang pagkain paglipas ng 10 minuto at agad na inumpisahan ni Bill na kumain ng mabilis. 20 minuto ang lumipas, si Bill ay nabusog ngunit kulang pa ito para mapuunan ang kanyang lakas kaya mamaya agad siyang bibili ng siopaw sa kantin ng paaralan. Pagtapos kumain, agad na tinawag ni Dina ang waiter sa kasumenyas para sa kanilang babayaran. Pumasok ang waiter kasama ang 2 lalaki. Ito ay ang manager na si Choi at ang may-ari ng restaurant na si Don Ernest. Agad na kinamayan ni Don Ernest si Dina at Celestina saka nagpakilala. Tila hindi nila napansin si Bill kaya hindi sila nagbigay ng oras kay Bill. Agad na nilabas ni Dina ang kanyang card para bayaran ang kanilang kinain. Ngunit inawat ito ni Bill. Ako na, Dina, ika ni Bill. Agad na binawi ni Dina ang card saka pinasok sa kanyang handbag. Nilabas ni Bill ang kanyang pitaka na bigay ng kanyang lolo. Nang makita ni Ernest at Manager Choi ang pitaka ni Bill, agad silang nagpigil ng tawa. Ngunit ang waiter ay agad na nagtanong sa mapang-asar na tono. May cash cap o ba dyan, sir? Mukhang walang laman ang inyong pitaka, hayaan na lang po ninyo si Ma'am Ganda na magbayad. Ika ng waiter. Agad na tumayo si Celestina at Dina nang marinig ang sinasabi ng waiter. Anong sinasabi mo? Ika ni Celestina sa galit na tono. Agad na inawat ni Bill si Celestina. Celestina, hayaan muna. Ika ni Bill saka nagpatuloy sa pagsisalita. Hindi ako nagdadala ng cash masyado kasing mabigat ang trilyon-trilyon kaya nilagay ko na lang sa card. Ika ni Bill saka nilabas ang kulay itim na card at iniabot ito sa waiter. Oh my goodness! Totoo ba ang nakikita ko? Ito ba ang Black Emperor card? Ika ni Ernest. Dami mong sinabi, ay swipe muna at nang makaalis na kami dito. Hindi maganda ang pagpapatakbo sa tao ng may-ari ng restaurant na ito, ika ni Bill saka tumayo. Thud! Lumuhad ang 2 saka sabay na sinabi. Tama ka boss, hindi talaga kami marunong humawak ng tao, huwag mag-aalala, agad naming didisiplinahin ang aming mga tao. Bilang kapalit, huwag na ninyong bayaran ang inyong mga nakain at maaari din kayong kumain dito ng libre kahit anong oras. Bigkas ni Ernest sa takot na tono. Kung gayon, salamat, aalis na kami, ika ni Celestina saka hinatak si Dina. Si Bill ay naglakad sa waiter saka kinuha ang kanyang card at nagsabi ng salita na hindi nito malilimutan. Huwag ninyong tignan ang tao dahil lamang sa kanilang suot at itsura. Minsan mas mayaman pa sa inyo ang minamata ninyo. Ika ni Bill saka umalis. Agad na tinulungan ng waiter si Ernest at Manager Choi saka nagmamadaling sinabi. Mga boss, huwag ninyong intindihin ang baliw na iyon. Ayon sa waiter. Agad na tumayo si Ernest saka binigyan ng tadyak ang waiter saka galit na sinabi. Alam mo ba ang tinawag mong baliw ay ang may-ari ng buong lungsod na nilalakaran mo? You're fired. Ayon kay Ernest sa sobrang galit na sigaw. Alam na ni Ernest ang tungkol sa isang elite na nagtakip sa langit gamit lamang ang kanyang kamay. At ang kanyang lakas ay nagpapayanig na sa buong mundo sa pamamagitan lang ng isang sipa sa lupa. At maging ang kanyang salita at utos ay niluluhuran ng mga makakapangyarihang pinuno.
Paano niya maiisip na ang pinakamayaman na tao ay pinagtawanan lang sa kanyang restaurant?